Hi mga kadito, welcome to my channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Sally and this is Ma'am Sally Vlogs. So, tungkol po ba saan itong aking panibagong vlog for dito? Napansin ko lang po kasi almost every day po sa aking YouTube channel, sa aking mga vlog regarding dito, ay almost every day po nakakabasa pa rin ako ng mga tanong tungkol po sa land acquisition. Ni dito, mga ipagtatanong like, Ma'am Sally, sino po ba ang authorized na kakailangan namin kausapin? May agent po ba? Legal po ba ito? Legal po ba si ganito, si ganyan? So, naisip ko po na igawa ng vlog yung memorandum na nabasa ko sa dito telecommunity na pinalabas po ni dito. Tungkol po sa land acquisition for public advisory po para po sa ating mga landowners. Siguro po, kaya sila nagtatanong yung iba, hindi na sa-search or yung iba kasi nasa salitang English po, yung iba hindi naiintindihan. Or yung iba naman po, tinatamad magbasa. So, naisip ko po na igawa ito ng vlog. Sana po, it's not yet too late kasi alam naman po natin na mag-launch na si dito sa March. Pero karamihan po yata ang first nilang launch is sa bandang Mindanao pa naman. Second quarter pa naman po yata dito sa bandang Luzon or NCR and North Luzon. So, but anyway, ito po yung sa mga kung halimbawa at may mga naghahanap pa po at may mga gusto pang malaman tungkol po sa site acquisition. Susubukan ko po ipaliwanag yung memorandum ni dito by paragraph. Para maipaliwanag po sa mga landowners na gustong maunawaan talaga kung paano yung ginagawa nilang acquisition. Disclaimer po, hindi po ako connected sa dito or anyway. Isa lang po ako sa mga lessors ni dito. Isa po sa mga nagpapaupa ng lupa ni dito. At yung mga nidiscuss ko po ay based po sa mga nababasa ko at sa mga experience ko. Kaya kung may mga matatamaan man po ako na agent or mga gumagala diyan na mga ahente po. Sorry po, hindi po ang vlog po na ito hindi po para sa inyo. Para po ito sa mga landowners ulit na naguguluhan at nagtatanong. Kasi marami rin naman po, nakakatuwa naman po, mga nababasa rin ako na very helpful daw po yung aking mga information na binibigay sa kanila at yun po yung nagtutulak sa akin para mas tumulong pa sa kanila kasi kahit pa paano po ay masarap sa pakiramdam kung nakakatulong tayo. So ito po yung memorandum yung didiscuss natin. Palayo na tayo. Didiscuss po natin yung memorandum sa abot ng ating makakaya at paliwanag sa abot ng ating makakaya yung memorandum na ito. So ito po siya. Ito po yung memorandum na so based po sa memorandum na na-research ko dito rin po sa FB, babasahin ko po yung nasa unang paragraph at ipapaliwanag ko po sa abot ng aking makakaya. So, ito po yun. Public advisory, re, dito telecommunity, land acquisition, policies, and guidelines. Ito po yung unang paragraph. We wish to inform the public that the locations for the construction of dito infrastructure example, towers, base stations, and other similar structures in time for its rollout and launch have been already predetermined and were included in the plan submitted to the Philippine government even before July of 2019. So, sa mga hindi po masyadong nakaintindi sa English, ng mga landowners. Ito po ay base sa pagkakaintindi ko. So, even before daw po na mag-submit sila ng application for the tower, naka-predetermined, ibig sabihin po ng predetermined is tukoy na nila. Tukoy na nila kung saan sila magtatayo ng kanilang mga tower, base stations, tsaka mga ibang similar structures. Kasi may mga GPS naman po tayo, di ba? Uso na ngayon yun. So, predetermined na po, tukoy na. Sa second paragraph naman po, in addition, dito telecommunity has appointed 5 duly authorized representatives
the vendors to assist in the site acquisition. And these are the five representatives: Huawei for North Luzon and the National Capital Region. Second is ZTE for South Luzon and the Visayas. Third is Nokia Waxing for Mindanao. Third is Udena Infrastructure, and fifth is China Communication Services Philippines Corporation. So, ano po ibig sabihin nito? Meron lamang pong itinalaga ang Dito Telecommunity na limang representative. Inappoint po nila itong limang representative na kakausap sa mga landowners bilang representative po ni Dito sa pagpapaupa po ng lupa. So, ito po yung lima. Doon po sa, natatandaan ko yung aking pong previous vlog, apat lang po yata yung nabanggit ni Adrian. Na-miss out po niya yung China Communication Services Philippines Corporation. Pero nevertheless, ganoon din naman po yun eh. Kung wala po rito sa lima na yun, yung kumakausap sa inyo, ibig sabihin, bogus po sila. So, yun po, Huawei for North Luzon, ZTE for South Luzon and Visayas, Nokia for Mindanao, Udena, and China Communications. Sila lamang po ang qualified na kumausap sa inyo. And their agents have been provided authorized letters and identification. Dito has disclosed the identities of these vendors and their agents to the respective local government units. So, ano po ibig sabihin nito? Nag-provide po si Dito dito sa kanilang mga kakausapin sa dito sa limang ito ng mga authorization letter po, IDs, identification, na sila yung pinaka-representative ni Dito para malaman po or para makipag-usap sa mga landowners. So, dinisclose po nila ito para hindi tayo maguluhan. So, sinapubliko po nila yung mga representative na ito para ito lamang po yung ating kakausapin. So, kailangan po, pag may kumuusap sa inyo, hingan nyo ng authorization letter or IDs na nagpapatunay na sila po ay isa sa mga representatives na tinalaga ni Dito. So, yun po. Furthermore, to clarify the site acquisition process, below are some key points to note. Para po maklarify, o para malinawan sa site acquisition process, ito po yung mga key points to notes or para maintindihan po natin or kailangan nating intindihin. Dito SAC or site acquisition team or the vendors or any of its representative and agents survey the predetermined sites and alternative sites that are within a 300 meter radius of the minimal of the nominal point. Sorry. Sensya na po. Malabo yung mata ko eh. Wala akong salamin. So, yun. Halimbawa po, ito, so napuntahan na nila yung predetermined na lugar or yung natukoy na lugar. Si-survey po nila ng representative ni Dito, yung lugar. At bukod po doon, sa lugar na yun, base po sa mga na-research ko rin, ay kukuha pa sila ng ibang mga alternative para maximum of 5 po yung nabasa ko eh. Now, within the 300 meter radius ng lugar na yun, para just in case po na hindi kayo magkasundo ng una yung choice, meron kayong mga other choices. Meron po kayong second, third, fourth, hanggang fifth choice. Yun. So, yun po. And then, a memorandum is provided to the landowner. The memorandum contains specific details containing or pertaining rental fees, rental escalation, conditions, and other contractual terms. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na as a landowner or as a lessor, ito po yung unang papipirmahan, yung conformity contract po. Nang sabi ko nga sa inyo dati sa aking previous vlog, ay nakasaad po doon yung mga importante.
tulad ng presyo po ng rental, yung escalation rate, kung gaano kalaki yung rerentahan nila. Yun, yung mga importanting points po na kailangan nyong malaman. Kumbaga, yun po yung una nila papipirma sa inyo, pero hindi pa yun yung contract. Yun, lando doon po sa previous, ano ko yan, previous vlog ko. Kung sa mga hindi pa po nakakapanood, pwede nyo pong i-research sa YouTube. So, third, the DITOSAC team or the vendors or any of its representatives and agents check and validate documents provided by the landowner. So, ito po yung sinasabi ko rin dun sa aking previews na hihingi lang po sila sa akin, hihingi lang po ng dalawang document sa akin, yung TCT and tax deck, kahit lumang tax deck. So, paano nila matcha-check? So, may papipirmahan din po sila sa inyo na authorization letter na pinapayagan nyo po sila na puntahan dun sa inyong munisipyo. Yun lang naman po ang nakasaad dun, na ma-check nila yung authenticity ng inyong papers. Kukuha po sila ng bagong tax deck para malaman po nila kung wala kayong utang sa amilyar. Kaya dapat po updated ang bayad nyo ng amilyar. Kasi hindi sila makakakuha ng bagong tax deck kung di kayo bayad. At requirement po iyon ng munisipyo. So yun lang po, ma-check po nila doon kung authentic yung papers na sinabit nyo sa kanila. So yun po, malalaman po ninyo na approve na. Yun po yung sinasabi ko na pinaliwanag ko rin po sa aking previous vlog. So, the last step and the fourth one is the contract signing. So, ito na po. Magpe-present na po sila sa inyo ng kontrata. Iiwan naman po sa inyo yun eh. Sabi ko nga sa dati kong vlog, iiwan, babasahin nyo. At depende po sa inyo kung may gusto kayong baguhin, gusto kayong idagdag, or meron kayong kung gustong i-request sa kanila. So, yun po, yung mismong process na ng acquisition team. So, sa pagpapatuloy po ng pagbabasa natin ng memorandum ni Dito, ito po, kanilang paalala. Most importantly, number one, Dito or the vendors or any of its representatives and agents never promise lump sum rental payments to landowners. Dito only provides a maximum 3 months in advance or monthly rentals to landowners based on the memorandum. So, ano po ito? Ito po ang pinaka-importante na dapat malaman ng mga landowners. Never po sila nag-promise na magbayad ng lump sum or yung ating milyones na ating inaasam. Never po sila nag-promise. Tulad din po sa sinabi ko sa aking previous vlog, 3 months advance lamang po or monthly ang kanilang ibinabayad at iyon po ang nasa contract. Number two, ito po, important notes. Dito or the vendors or any of its representatives and agents never request or demand advance payment or processing fees from landowners. So, ano po ito? Ibig sabihin po, hindi sila naniningil ng kahit na magkano. Hindi po sila magre-request ng processing fees. Or katulad po ng ibang mga nababasa ko, may filing fee, may processing fee, or kung parang gusto nilang mabilis yung paglalakad ng papel nila, may ganitong fee. Dito rin po pumapasok yung tanong ng karaniwan po dun sa aking YouTube channel. May mga nagtanong, ma'am, paano po nakakapanloko yung mga ahente kung hindi naman po pala napipili or hindi naman pala sila legal na agent na dito? Simple lamang po, karaniwan po or karamihan sa kanila naniningil ng processing fees, di po ba? Or kung hindi man sila naniningil ng processing fee, eh, imposible po. Kasi may mga nababasa po ako na once magpirma po, may sinisingil na silang 500 pesos for the filing fee. Pag nagpirma po kayo, wala pa po yun. Pinasok nila at pa-process, sasabihin po nila, kailangan pa rin ng ganito. So, makakuha lamang po sila ng 5 or 10 landowner na maniningil sila ng halagang 500 or 1,000. Malaking halaga na po ito, hindi po ba? So, sa tingin ko po, doon sila kumikita. Or doon sila nakapanloko. Sorry po sa mga agents. Baka po yung iba na pag-utusan lang, hindi ko rin masabi. So, to continue po, number 3. Dito or the vendors or any of its representatives and agents never requests, ask
for commissions from landowners. Ito po, sobrang linaw po nito. Wala pong commission. Wala pong mga 5%, 1.5 million, wala pong ganun. Malinaw na malinaw po, walang komisyon. Hindi po sila nangihingi ng komisyon sa kahit na sinong landowner, sa kahit na anong magkanong halaga. Wala pong komisyon. So, yun lamang po ang dapat ating tandaan. So, sa pagtatapos po itong ating memorandum, we wish to assure the public that anyone caught misrepresenting themselves as employees or representative of Dito Telecommunity or any of its vendors will be prosecuted to the fullest extent of the law. Yun. So sana po malinaw na po sa lahat. Inuulit ko po, ginawa ko po ito hindi po para siraan ang mga agents or para pahinain ang loob ng mga landowners. Ito po ay para malinawan po once and for all. Kasi usually po tayo bilang landowner, parang masarap sa pakiramdam yung paniwalaan natin na may milyon, di po ba? Pero isipin din po natin, kung gagastos po tayo, kabilang ng matanggap natin, na matatanggap lang natin milyon, bakit tayo gagastos? Kung kailangan, kung magbabayad naman sila, di iwas na lang po nila doon sa milyon na ibabayad nila, di po ba? So, yun lamang po. Ito po inuulit ko. Sorry po sa mga nasagasaan, kung may mga mababash sa akin na agent. Sorry. So, ayan. Sana po malinaw na po sa ating lahat tungkol sa site acquisition nito. At sana po ay naipaliwanag ko ng maayos sa inyo at maliwanag po ang tungkol sa paghahanap ng lote. So, that's it po for today and that's it for my vlog. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana po please like, share, and subscribe to my channel, Ma'am Sally Vlogs, at pakiclick na rin po yung notification bell para po sa mga updates. Thank you so much po. Maraming salamat po sa panonood. At mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Love you all. At shoutout po pala. As of date, mayroon po akong 674 subscribers. Yay! Thank you so much po sa mga nag-subscribe. At sa mga hindi po nakapag-subscribe. Sana po mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa aking mga subscribers. Thank you so much po. Mahal ko po kayo. Thank you so much po. Love you all. Bye. To God be the glory. Ingat.